Yo, what's up mga kaibigan? Halina na tayo magkwentuhan. Lamelo Ball, hindi aasenso sa Hornets kung palaging ganito. At Warriors, gumawa ng nakakahiyang record. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ngunit bagong lahat, huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Let's go! Si Lamelo Ball mga kaibigan ay ang number 3 overall pick ngayong season. Ngunit madami nga nagugulat dahil konti lamang ang minuto na nilalaro niya para sa Hornets. Sa kanyang first 2 games mga kaibigan, siya ay naglaro lamang ng combined 30 minutes, 15 minutes sa first game at 15 minutes din sa second game. Noong preseason pa lamang nakita ko na ito at medyo nagtaka na din dahil minsan 15 o 17 minutes lamang ang kanyang playing time. Ngunit ito ay preseason lang naman kaya inisip ko na baka naman iniingatan lang nila si Lamelo Ball sa mga injury dahil non-bearing naman ang mga games na ito. Subalit ngayon, regular season na at ganun pa din nga mga kaibigan. Maiintindihan pa natin ang kanyang first game dahil talagang naging makalat nga siya dito. Kung saan di man lang siya nakagawa ng puntos at gumawa pa ng 42 points si Terry Rozier. Yun nga ay understandable pa mga kaibigan. Ngunit ang kanyang second game ay talagang mapapakamot ka na lang sa iyong ulo at magtataka kung bakit ganun. Si Lamelo ay naglaro ng 9 minutes sa first half at gumawa ng 13 points. Subalit sa second half naman, 6 na minuto na lamang ang binigay sa kanya at natapos ang game na 15 minutes lamang ang kanyang playing time. Hindi naman pwedeng gawing dahilan na dahil andyan si Terry Rozier o Devontae Graham kaya konti ang minuto ni Lamelo Ball. Dahil si Anthony Edwards ay nanggagaling din sa bench dahil kay D'Angelo Russell. Ngunit nabibigyan pa rin ito ng 24 minutes per game. At sa lahat ng rookie na napili sa lottery ng NBA draft ngayong taon, lahat ito ay nag-a-average ng mahigit 20 minutes per game sa kanilang first 2 games, habang si Lamelo naman ay 15 minutes per game lang. Dalawa lang nga mga kaibigan ang pwedeng mangyari nito kay Lamelo Ball. Posible siyang mawala ng kumpiyansa sa kanyang sarili o kaya naman mas mag-e-ensayo pa siya ng maigi upang patunayan sa lahat na dapat siyang bigyan ng mas madaming minuto. Habang sa ating susunod na balita, ang Warriors mga kaibigan ay isa nga sa mga pinakadominating team sa huling dekada. Patunay na lamang dyan ang 5 magkakasunod na pagpasok nila sa NBA Finals at kasama dyan ay iba't ibang records na ginawa nila. 3 points sa dami ng panalo, puntos na nagawa sa bawat quarter o kaya naman sa isang half at madami pang iba. Subalit ngayong season, gumagawa pa din naman sila ng kasaysayan. Ganun pa man, hindi nga ito ang record na gusto nilang mapabilang. Dahil matapos ang 39-point loss nila laban sa Milwaukee Bucks, ang Warriors ay gumawa ng record bilang ang pang-apat na team sa kasaysayan ng NBA na matalo ng 25 points o higit pa ang lamang ng kalaban sa kanilang first 2 games. At hindi lang yan, ang kanilang 39-point loss sa Milwaukee Bucks ay ang pinakamalaki din na kalamangan sa kasaysayan ng NBA Christmas Games sa last 60 years. Kaya naman malamang gustong-gusto na talaga nila makabawi laban sa Chicago Bulls mamaya. Hindi nga maganda ang pinapakita ng kanilang team sa depensa at medyo makalat din ang kanilang opensa ngayon. Talagang kinakailangan na nga nilang bumawi mamaya laban sa Chicago Bulls. At yun lang naman mga kaibigan ang mabilis ang update natin ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.